kasi we have 800 franchise nationwide ang na-develop ko. Kinakabahan ako, grabe. Palakpakan nga po natin yung mga sarili natin. Okay na. My name is Aurelio Volante. Tubong Davao. So, taga Davao po ako. So, dahil sa hirap ng buhay, nag-try ng umasensya yung family namin. Sumubok sa mga bagay-bagay kung ano yung pwede namin ikaunlad sa pamilya namin. So, ako, bilang isang bata pa ng time na yon, talagang dinigyan ko sa sarili ko na hindi dapat ako taga-deliver ng pangisan, taga-nilis ng hati. Sabi ko, ba't kasi ito? Bilang isang bata, nararanasan ko na ito. Kasi yung desisyon ng mga magulang ko, yun yung resulta namin. Yung desisyon ng parents ko, yun yung dinadamage namin. Kasi yung parents ko, without anything status, hindi po talaga sila nakapag-aaral. Ang nakakalungkot, lahat kami, hindi rin nakapag-aaral. Kundi high school graduate yung kita. Doon ako tapos sa high school sa Bulacan. Siyempre, yung high school na yun, hindi naman ganun ka-quality yung pagtuturo. Pero may natutunan ako kahit po. Ang paano, ang respeto, yung respetuhin ko yung mga taong dahil pinagawin kami ng family namin. Hanggang sa naisipan kong umalis, graduate ako ng high school lang, umalis ako sa amin. Umalis ako sa amin, hindi para iwan yung pangulang ko. Hindi. Wala nga lang, pag umalis ako sa amin, umalis talaga. Totally kasi sawang-sawa na ako. Sa araw-araw na pamumuhay namin, laging tapos. Dalawang beses na kami kapakain sa loob ng araw. Minsan, lahat ng kinakain namin, nilulukan talaga. Minsan sa loob ng isang linggo, puro dahon-dahon sa kinakain namin. Umalis ako, kumama ako sa isang hindi ko naman kakilala totally. Pero nagtiwala pa sa amin. Yung 2009, sumama ako para mag-usapan. Nahirapan ako, brother. Kasi doon ko nakita yung pagod ng parents ko. Hanggang sa that time, naabutan ako ng flyers na nakalagay doon, franchise ng children. Doon naghahanap doon sila ng mga mag-aaral. 2010, pinasok ko yan. Without knowledge. Ang alam ko, nakakulita ko, okay na. May allowance eh, kaya sumama ako. Gabi lang naman gagawin. Every night, bali 7 hanggang 10, mamimigay kami ng flyer dyan sa Green Hills, sa Ubao, and dyan sa Makati. Kung saan maraming tao, para lang makapag-offer ng franchise. Ay, hindi ko nakasabihin ko ng company yun. Basta ngayon yung company na yun, sobrang blessed na ngayon. Ayan. And doon ako namulat, tinuruan ako, kumikita na kahit kaunti bilang sa pag-aahente. Tapos sa umaga, construction boy ako. Hanggang sa na-realize ko, kailangan ko mag-aral. Ang edad ko noon, 20 years old na. Nag-aral ako, pinag-aral ko yung sarili ko dyan sa EBS-CBN Culinary Arts Center. Pagka naipasa ko yun, all expenses, sagot na ng EBS. Pagka hindi ko naipasa, babayaran ko lahat ng mga uniform, mga books, lahat ng mga gagawin. So sabi ko, take it or leave it na lang din. Pag hindi pumasa, edi balik ulit ako construction. Pag pumasa, edi go ako. Sabi ko rin sa kapilala ko, brother, tulungan mo muna kahit sa pamasa nila. Kasi pambibili ko na ng damit. Yung kinikita ko. Pumalik siya. Tinulungan niya ako. First day ko sa Culinary Center, talagang kabado ako kasi napakarami nag-enroll. Napakarami pala tulad ko na gustong pumasa at makapasok sa ganun kasi libre lang naman. Dahil libre, papatungin talaga. Katuwa kasi talagang bless ni Lord. Talagang dinitig niyo yung hindi ko. Kailangan ako. Salamat bro. Kasi hindi dahil sa'yo, wala akong pagpunta doon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makukuha yun. At ang nakakalungkot na that time, yung pagpasa ko sa scholar TV, saan naman sa pumunta ng Bicol? Kasi nga mag-aaral na doon. So ako na lang mag-isa. Sabi
nag-aaral kami ng e-commerce ni Mrs. Talagang sobrang hirap. Kasi hindi naman ako magaling sa IT, hindi ako magaling sa kung anong business ads. Pero mukha akong IT, mukha akong business ads pag hinarap ko yung computer namin. 2017 po, doon nag-boom yung mga pangarap ko. Sa 2017 talagang sobrang naging hirap ko lalo. Bakit? Kasi doon ako sinubok lahat ng kaalaman ko from the start 2008 hanggang 2016 or 15 na ilabas ko talaga totally. Sabi ko kulang pa. Doon ko nakita lahat ng mga pagkakamali. Ang mali, hindi ko po agad napagsindahan. Yung hirap ng pagtatayo ng isang kumpanya. Kasi bakit? Kung wala akong makilala kung sino yung pampadalhan ko, kung saan akong pampadalhan ko, kung anong cargo gagawin ko. Nag-deliver kami sa jeep. Nangihiram ako ng sasakyan ng pan-deliver na. Pagandang-galang po yung business namin. 2017 po yun ah. Bakit saan? Yung ano ko, yung sarili ko, sinabi ako agad na sara ko lang kaya ito. Sa'yo ko na yung hirap eh. Sa yung pera, talagang inutang lang din talaga namin mag-asawa. Dumating sa point na 6 months, 7 months, doon ang kilala yung business. Doon yung pag-boom, doon maraming pumadap na agents, doon ako na talaga, doon namin nakuha lahat. And hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy siya, 2019, I'm proud kasi we have 800 franchise nationwide ang na-develop ko. So, 800 na yun, lahat makukulit. Lahat makitigas ng ulo. Mga nag-franchise sa akin. But still, nasa-challenge ako sa kanila kasi iba-iba silang tao. Kaya sabi ko sa kanila, yung RM Food Cart, patuloy ng mga mayagpag sa market. Very competitive ko sa mga tao. Kaya gusto ko yung mga products ko, compared to hindi basta-basta. At dinidevelop ko siya nang hindi ginagaya sa iba. Na ako mismo nag-ibili ng lasa. Kaya kung ano man yung sarap na ibinibenta ko ngayon, hindi po yung sarap na tinadanas ng mga tao nagtiwala sa akin. Especially yung parents ko at lalo yung asawa ko na nagtiwala sa akin. Sabi ko, I believe dating ang araw, CRM Food Cart, parang kitang mga talagang mga business tycoons na talagang nakikilala na. Hindi na tinatanong sino ba CRM. Kumbaga pag sinabing, parma, okay yan. Diba? So yun yung queen goal ko. Hindi ko tatanungin, I'm 30 years old. Napakabata pa sa ganitong industry. Sobrang millennial pa ako. Kaya kanina, binabasa ko yung magazine na inspire ako sa mga iba't ibang kwento. Sabi ko, hindi ko na kailangan ikwento lahat ng mga dinanas ko kasi dinanas ko same lang din, eh, karamihan sa iba. Kaya gusto kong mangyari, target ko nga lang 35, may time freedom na ako. 35 years old, may financial freedom na ako. Kaya ito na po ang gagawin namin. CRM Food Cart is talagang magpapakilala pa sa franchising industry. So, salamat po sa inyong lahat and ayaw ko nang patagalin kasi masyado lang gabi and salamat talaga, wala akong masabi and congratulations po sa atin. Ito po yung race natin, okay? So, trust na po tayo kay God at lahat ipagkakalaw sa inyo. Thank you so much.
recording. Kumbaga, mas naging mas masaya ako kasi kilala yung pagkakasigin namin. Para sa kanila, para tumakala yung pinagkakitiwala. My name is Aurel Luna. Which company? Yes. Ah, kayo yung sa mayroon. Ano ako nag-leader? Ano, sino nga ba? URM, siya yung company talagang nagbibigay ng mas maayos na negosyo. Kumbaga, pag ka nag-umatok sa amin sa RM, hindi mo na kailangan na gumawa na sa yung sistema. Kumbaga, bibigyan ka namin ng perfect system sa yung bagawin mo para hindi mo makatulong sa pangarap-arap. Wow, congratulations. So, do you have any message sa iyong mga supporters, mga kasama, at syempre para sa best friends? Ayan, sa mga supporters, sa RM supporters, thank you so much guys. Choice 2019 sa lahat ng mga bubo, sa lahat ng management, thank you so much, and mabuhay po yun.